Nakikiusap akong ibalik niyo sa amin sa lalong madaling panahon ang 13 sunflower. Magkukuha niyo yun kay Clayman. Nakalagay na siya sa wanted list number SX-28. Gusto niyo mapatunayan mismo ng inyong mga mata? Hindi. Posible. Isa itong milagro. Ngayon, dadaling ko kayo sa tahanan ng mga magagaling na pintor. Sumama na kayo sa akin. Ganun ba? Salamat. Si Clayman at ang Getbackers, mga kalahating oras na raw silang nasa loob niya. Nakahanda ang mga tao natin anumang oras, sir. Kung maaari ay tapusin nyo na rin sila kasama ng mga larawan sa loob. Pero bago ang lahat, gusto ko muna makita kung mayroon pa akong mga painting na mapapakinabangan ko. Ano, finishing expert? Magagawa nyo ba ngayon? Sabihin nyo lang, ata-ataan na kami. Ban, hindi ba si Katapintor ang may gawa nito? Si Leonardo. Tama. Ipinahihiwatig ng painting na yan ang ganda ng mga kababaihan dahil mataas ang tingin ni Leonardo sa kanila. Makakakita ka ng halos kapareho niyan kahit saan, pero sabi nga niya, gusto ko na larawang buhay na buhay at puno ng kagandahan. Nakikita niyo ba ang magandang gustong ipahihiwatig ng painting na yan? Yang sumunod ay likha ng kaibigan ni Goya na si Goyen. Yan naman ay kay Cezanne at yan ay kay Picasso. Yung isa ay kay Matisse. Ang gaganda naman ng lahat ng ito. Ah, siya nga pala, Clayman. Ano yun? Ang aking 13 sunflower dito at iba pang mga koleksyon mo ay parang hindi naman halatang peke. Sabi ko na nga. Alam ko namang mahalata nyo yun. Huwag nyo sanang mamasamain. Pero kami ang Getbackers at misyon namin mabawi at ibalik sa kliyente ang sunflower. Alam ko. Kung ganun, bakit po kami sinama rito? Ano bang meron sa mga painting na to? Sandali, tanong ba yan ng isang Getbacker bilang pang-imbestiga o isa lamang yung personal mong katanungan? Patawad, pero hindi ko masasagot ang mga katanungan mo na mayroong kinalaman sa paintings. Pero bakit po kayo inibita? Ikwinento kayo sa akin ni Himiko at naging interesado ako sa inyo. Kaya nga, sinubukan ko agad ang kakayahan ninyo pagdating nyo pa lang dito. At tinalam ko rin kung ano ba talaga ang tingin ninyo sa mga koleksyon ko. Sa totoo lang, Nakita ko talagang naiintindihan ninyo ang aking mga koleksyon. Kaya naman gusto kong ako na lang ang gawin ninyong kliyente. Bitiwan nyo na ang masamang yun. Para na lang din sa walang hanggang kaligtasan ng mga painting na ito. Ano? Walang hanggang kaligtasan? Hindi ko itatanggin gusto namin gawin yun, pero hindi namin magagawang lokohin ang kliyente namin. Maliban na lang kung silang hindi tumupad. Nagkamali talaga kayo ng kliyente. Ha? Mukhang marami yata sila. Parang isang tumpok na bubuyog at lamok ang tutusok sa'yo, Ban. Karamihan sa mga koleksyon ko ay ninakaw ko sa hindi patas na negosyanteng si Hachisu. Nabili lang niya ang mga yan sa napakababang halaga. Ipinai-insure niya na malaki ang bawat isa sa mga ito at pagkatapos ay susunugin niya. May kapatawaran ba ang ginagawa niya? Naniniwala akong dugo at pawis ang pinuhunan ng mga pintor sa bawat likha nila at hindi yan dapat gamitin sa masama ng kahit asino. Isipin niyo, tama ba yun? Ginagawa ng lalaking yan na basura ang likha nila. Hindi tama ang ginagawa ng lalaking yan. Hindi tama na pinaglalaruan niya lamang ang ginagawa ng magagaling natin pintor. Kaya naging magnanakaw ako ng mga painting dahil sa kanya. Gusto ko silang protektahan sa masamang katulad niya. Naiintindihan ko ang sinabi mo. Tama ang lahat ng yun. O paano kung gano'n naman pala? Ipauubaya ko na siya sa inyo, Getbackers. Pero Himiko, anong ibig mong sabihin, Himiko? Aalis ka na? Hoy, Himiko! Huwag kang ganyan! Huwag ka namamasa ng problema, no? Ano ba yung pinagsasasabi nyo? Isa akong transporter, at alam ninyong tapos na ang trabaho ko. Tapos na, nandalin ko pa lang kayo sa lugar na to. Paalam! Hoy, huwag ka nga magpatawa! Bumalik ka rito, ano ba? Hoy, Himiko! Hindi mo ba napansin? Ha? Nagbago na ang ugali ni Himiko, hindi ba? Ha? Hindi, bumalik na ka mo sa dati. Mabalik tayo. Aber, ano bang gusto niyo talagang hilingin sa amin? Ginoong Clayman. Ah!
kayo para kilalanin pa kami ng personal. Kayo na ba mismo babawi ng sunflower? Madugas pala kayo eh. Parang wala yata yan sa napagkasunduan natin ah. Tama. Inamin ko lang naman kayo para matuntun ko ang lugar na ito. Pinasundan ko lang kayo sa mga tao ang... Narinig mo yun, Banchan? Matalino ka palang matanda ka. At ikaw siguro si Clement. Tama ba ako? Gusto kitang pasalamatan. Dahil sa iyo, napakarami ko ng kinitang pera. Pero patas na rin tayo dalawa. Dahil ninakaw mo sa akin ang ikalabintatlong sunflower at ang iba ko pang paintings, alam mo ba na kapag natuklasan nilang peke lang mga ito, malalagay ako sa alanganin? Peke baka mo? Totoo ba na rin ko mo? Base lang ito sa scientific judgment. Hindi ko alam kung ano rito. Pero may isa raw na bago ako ngayon. Hindi mo pala kabisado ang paintings na to. Hindi karapat dapat ang bansag nila sa iyong The Art Merchant. Tabusin sila! Sige, sumunod lang! Tignan ko kung magagawa nyo! Sino ang mga lalaki? Sino? Kami lang naman ang walang kinatatakutang gatefuckers. Stay back! Yun ang tandaan mo! O, paano ba yan? Hindi ka na naming kliyente, Hachisu. Kailangan na namin tapusin ang misyon namin! Wag! Wag kayo lalapit! Wag kayo lalapit! Wag kayo lalapit! Nako! Yugas! Banchan! Ang painting! Wala yan kwenta! Wala akong pakailan sa mga painting na yan! Wala yung pakilaban sa akin kung hindi ko rin susunugin! Peke man o hindi! Ayan! Susunugin ko yan! Susunugin ko lahat yan! Bilisan mo! I-start mo na! Patukbuhin mo na mabilis! Opo, sir. Ang galing ko, nagawa ko! Nasunog ko na lahat ng painting! Ako na lang! Magkaroon ng kahit na konting aberya, ang aming insurance company ay walang magagawa kundi ang i-cancela ang insurance contract. Nakakalukot talaga. At nakapanghihinayang. Paumanhin, ano bang importante yung pinag-uusapan nyo? Kayo? Oo, kami ang Gatebackers. Pasaysa ka na kung nahuli kami ng dating ha, mahal naming kliyente. Pero nakuha naman namin ang pinababawi nyo sa amin, ang 13 Sunflower. Pero, kalokohan! Nasunog na yan ang flamethrower! Huh? Ano? Flamethrower ba kanyo? Ano kaya pinagsasabi niya yun, ha, Vinji? Hindi ko alam. Ah, hindi lang pala yan. Dahil nakuha na rin namin para ibalik sa inyo ang iba pang nako na painting si Clayman. Sinama na rin namin bilang bonus! Kasi nungalingan, hindi totoo yan! Nakita mismo ng mga mata ko! Yung kay Lunato, yung kay Goyen, at pati na rin yung sunflower ay nasunog! Ako pa nga mismo ang buwanon para... Ay, nako. Baka naman ho, binabangungot lang kayo kagabi. Bahala na kayo. Iiwan pa namin yung ibang paintings doon sa may guard. Siguraduhin nyo lang makuha nyo yun, ha? Paano? Magpapaalam na kami. Maraming salamat! Ano po ang ibig sabihin nito, Mr. Hachisu? Ewan ko. Hindi ko alam. Hindi ko rin ito maintindihan. Totoo, hindi ko alam!
Totoo? Hindi ko rin ito alam. Hindi ko alam. Totoo? Hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam. Hindi ko 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 alam yun. ₱50,000 pa lang yung ginamit ko. Hindi pa yun ganun kalakas. Pero sapat na yun para masira ang mukha mo. Sapat na para matanggal yung maskara mo. Magpakilala ka sa amin. Ginoong Clayman. Isa kang babae? Bakit? Wala naman ako sinabi sa inyong babae ako. Malupit mo rin naman babae ka, no? Kung ganun, nasa na ngayon ang totoong abukawa? Sabi ko sa kanya, pababayaan ko siyang umalis kung hindi na siya babalik pa rito. Binigyan ko siya ng sapat na pera at pumayag naman siya. Pumunta na siya sa ibang bansa. Nung minsan nasa jeep si Himiko, bigla na lang siya naging lalaki tapos ng aksidente. Ngayon, alam ko ng trick lamang yun ang ginamitan ng Clay. Yung driver na naging si Himiko gamit ang Clay, hindi wala ka kahit gumamit ng rapid set. Natapos na aksidente, naalis ang maskara at muling naging lalaki. Kaya nag-oyo kami. Ganun din mismo ang nangyari kahapon doon sa art gallery. Bago pa ako nawala ng malay, nagbigyan ko ng electric shock si Van. Maramdaman ko may mga clay na bumabaksak sa ulo ko. At doon ko lang naisip na hindi totoong siya yun. Dahil peke ang evil eye. Teka, kaya ba kayo nagpunta dito para lang kumpirmahin yan? Humanga ako sa ginawa niyo, Get Backers. Nagbayad na ako sa inyo ng 1.8 million bilang retrieving fee. May reklamo po ba kayo sa akin? Wala na. Tapos na ang trabaho namin. Pero meron pa ako isang bagay na gustong malaman sa'yo. Paano mo naman masasabing nasa walang hindi kaligtasan ng paintings na ninako mo sa ganitong paraan? Sabihin mo nga, bakit ganun mo itrato ang painting na ito, peke man o hindi? Ayon sa teorya, hindi talaga tunay ang mga yan. Sabi pa mismo ni Achisu, bago lang mga kulay na ginamit. Pero sa pamamagitan ng paintings na yan, kayang-kaya nilang masirang ganung klaseng teorya. Sandali, hindi ba sabi ko sa'yo, hindi kita sasagutin pagtungkol sa paintings? Pero personal kong katanungan to, kaya sagutin mo na. Maaari bang tulungan niyo muna ako bago ko sabihin sa inyo ang buong katotohanan? Huh? Gusto ko ilabas sila sa may malasinag ng araw. Ano ka ba, Ban? Mapuntik na niyan! Akin na, bilis! O, ito. Huli na ito. Tapos na. Ngayon, pwede mo naman sabihin sa amin. Ano nga ba ang totoo sa paintings na ito? Tulad na nakita niyo. Yan ang 13th Sunflower na pininta ni Van Gogh. Okay ka lang ba? Wala siyang nakitang anino sa traditional Japanese paintings. Kaya naisip ni Van Gogh na dahil sa sobrang liwanag sa Japan, walang namumuong anino sa bansa na yun. At dahil nga, napaka-importante sa kanya ng pambihirang liwanag, kaya lumipat siya sa Arles sa may timog Pransya. Si Van Gogh ay isang debotong Kristiyano. Nagpatawag siya ng pulong para kay Goyen at silang 12 pintor. Inihalin tulad niya si Goyen kay Kristo at silang 12 pintor bilang mga apostoles. At ginawang bayan ng mga pintor ang Arles. Pero si Goyen lang ang nagpa-unlock sa imbitasyon niya. Likha ni Van Gogh ang sunflowers. Na isinabi niya sa pader na magiging kwarto sana nila na sinasabi niya ang mga apostoles. Umasa siyang darating sila. Patuloy siyang nagpinta ng sunflower. Pero nagkalayo rin sila ni Goyen. Ilang taon pa, nagpatiwakal si Van Gogh. 12 sunflowers pa lang ang nagagawa niya. 12? Di ang ibig mong sabihin? Ang isang ito ay ginawa ni Van Gogh pagkamatay niya. Pagkamatay niya, iniwan niya ito bilang pamamaalam. Ano? Patay na siya nang ginawa niya ito? Eh, imposible naman. Multong pintor. Huwag kang magpatawa dyan. Sino sa tingin mo maniniwala? Sa maniwala kahit hindi sa akin, yun ang katotohanan. At hindi lang yan. Lahat ng mga paintings dito ay likha ng mga dakilang pintor pagkatapos ng kanilang kamatayan. Ang ipinahihiwatig ng mga painting na yan, ay ang totoong nilalaman ng puso at isip nila. At dahil nabisto na ang kalokohan ni Achisu, walang kadudadudang lalabas na peke sa mata ng ibang mga likhang ito. Wala nang mapupuntahan ng mga paintings na to.
Kaya naisip kong i-display ito sa mall na to at ako ang magiging tagapangasiwa. Na kung saan malayang makapapasok ang mga bata at matatanda. Makikita nila kahit sa restrooms, coffee shops, at kung saan-saan pa. Kapag isinabit ko lang ito sa aking secret gallery, parang hindi ko talaga nabawi ang pag-aalaga sa mga likhang ito. Ang mga masterpiece na ito ay dapat lang naipakita sa maraming tao para masaksihan ng lahat ang ganda nila. Para naman, sa paglipas pa ng mga ilang daang taon, pang walang kwentang teoryang yun ay mawawala na sa isip ng lahat. Na ang mga painting na ito ay matatatak na sa isip ng bawat tao na totoong masterpiece. Pagdating ng panahon, hangad ko ang walang hanggang kaligtasan nila. Yun lang ang ibig kong sabihin doon. Napakaganda ng istorya. Pero alam kong maaaring walang maniwala sa akin. Payag na kami, Clayman! Payag na kami makipagtulungan sa'yo. Huli yun, hindi ko nga lang masyadong pinahalata sa kanya. Ang lupit ng radar mo! Siya nga pala, nalaman niyo rin ba na ang ina ni Clemen ay isa palang psychic? Ha? Anong sinabi mo? Pwede bang pakiulit-uli? Ngayon ko lang din nalamang sikat palang psychic ang ina ni Clemen. At totoo nga ang balitang yun. Ha? Totoo ba sinabi mo? Isa itong impormasyong nakalap ko mula sa underground network ko. Kaya imposible magkamali. Ang pagkakalam ko sa psychic, yun ang mga taong tumatawag ng mga kaluluwa. Palagay ko yung painting na ginawa niya ay multo rin. Hindi naman siguro ganun. Pero sa tingin ko, habang kasama niyo siya, nasa tabi niyo rin ang mahal niyang ina. Biro lang. Siguro may kunsinong gumamit ng kamay ng kanyang ina. Ginamit yun ng kaluluwa ng pintor. Sa totoo lang, naniniwala akong ang sunflower ay likha rin ng kaluluwa ni Van Gogh. Kaya interesado si Clemen dito. Hindi niyo ba napansin kung paano niya ito pagukulan ng panahon at ibigay ang lahat dito? Ang ibig sabihin, pwede nating isipin na hindi ganun kapulido ang likha nila. Pero nandun pa rin ang kaluluwa ng pintor. Tumigil ka na. Para malaman mo, hindi mahalaga yun. Hindi na mahalaga kung pulido man o hindi. Isa yung sinatutunan ko kay Clemen. Aba, sandali nga lang. Hindi kaya na brainwash na kayo? Ay, intindihan nyo rin, boss, pag nakita nyo na ito. Oo nga, tama. Ha? Huh? Jaran! Bravo! Hindi ba yan yung ang... Maganda ba? Bale, itong bayad ni Clayman sa ginawa namin. Ano? Oh, Natsubi, alam mo ba kung magkano? 1.8 million ang halaga niya. Wow! Ang mahal pala! Boss, isabit natin kung saan para naman may display tayo! Hindi!